Kapiling mapakirong na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagmalaka, dakilang biyayang pangako niya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin? Pati ang aming mga hayo. Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain? Ni walang igos, ubas o granada. Wala man lang tubig." Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan." Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon,
Makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meribah, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meribah sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig
sa Kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit, hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung mayroong nais ituro ang ating mga pagbasa ngayon, ito ay ang dalawang bagay. Ang salitang tiwala at pagkatiwalaan. Tiwala at pagkatiwalaan. Trust and entrust. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang kwento ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga apostol kung sino daw ang anak ng tao para sa iba. Walang nakakilala. Sa kung tunay na kasinuhan ni Jesus, walang nakakilala kung sino talaga si Jesus, kundi si Simon Pedro. Si Pedro lang ang nakakilala ng lubos kay Jesus. At dahil dito, tiwala si Jesus sa kanya. Kilala, kaya may tiwala. At pinagkatiwalaan siya ni Jesus. Ipinagkatiwala kay Pedro ang susi ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ibig sabihin na kay Simon Pedro ang pagpapasya dahil sa tiwala at dahil siya ay pinagkatiwalaan. Pero nangyari lang ang lahat ng ito dahil kilala siya ni Jesus. At kilala niya si Jesus. Sa anumang relasyon, nagkakaroon lang ng tiwala kapag kilala mo ang isang tao. Kapag hindi mo kilala, mahirap magtiwala. Kaya nga, ang tiwala kailangan pinagtatrabahuan. Kailangan mong kilalanin. Ang tiwala pinaghihirapan. Hindi lang ito basta-basta nakukuha. Kaya nga, kapag ang tao ay pinagkatiwalaan, ibig sabihin, siya ay may tiwala o may tiwala sa kanya ang isang tao. Kaya hindi pwedeng ipaghiwalay natin yung dalawang salita, yung tiwala at pagkatiwalaan. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang isang tao kung wala kang tiwala. At kung wala kang tiwala, hindi mo pagkakatiwalaan ang isang tao. Pero talagang minsan, katulad ni Pedro, nasisira natin ang tiwala ng tao.
Kaya yung ipinagkatiwala sa atin, madalas nawawala. Nangyayari ito kapag hindi natin natutupad ang ating pinangako. Nangyayari ito kapag hindi natin natutupad ang gusto ng taong nagtitiwala sa atin. Kaya nga, ang tawag natin sa nasira o nabaling tiwala ay tiwali. Ganda ng salita natin, no? Yung nabali at nasirang tiwala, tiwali. Maraming bagay pinagkatiwala sa atin ng Diyos dahil kilala niya tayo. Bago pa natin hilingin ang isang bagay, ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin dahil kilala tayo ng Diyos. Itong ating buhay, ibinigay ng Diyos dahil tiwala siya na tayo ay mangangalaga sa buhay natin. Pero minsan, nasisira natin ito sa pamamagitan ng bisyo, inom, alak, at kung ano-anong pang-aabuso sa ating katawan. Kaya, kahit na tayo ay pinagkatiwalaan, dahil sa ating pagkakamali, paulit-ulit naman tayong napapatawad ng Diyos. Pero, hindi maiaalis na tayo ay nagiging tiwali dahil nasisira natin ang tiwala ng Diyos. Sa buhay naman ng ating pananampalataya o sa buhay nating pananampalataya, tayo rin ay inaanyayahan na higit sa lahat magtiwala sa Diyos. Pero mangyayari lang ang tiwalang ito kung kikilalanin natin ang Diyos. Ngayong pandemic, lalo na ECQ, maraming nangangamba. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Pero kung kilala mong Diyos at tiwala ka sa Diyos, ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. At dahil ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, tiwala ka na ang Diyos ang bahala sa iyo. Ito ang hamon at itong tinuturo sa atin. Ang kilalanin ang Diyos, kilalanin ang tao, nang sa ganon magkaroon tayo ng tiwala. At sa huli, maabot natin ang pagkakatiwala. Ang turo ni Jesus, kilalanin, magkaroon ng tiwala, at sa huli, abutin ang pagkakatiwala. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panunukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipinagkakatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inialay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuriyan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubinin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sa mundo. Dali kumainom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong mauuhaw sa mundo. Dali ang kopa ng kaligtasan, kung binuhos alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hilihan. Halik kayong mga pagkal, kayong mauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging karapat at marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.